Lookless, after natin makapag-install ng Windows 7, ang kasunod naman natin gagawin ay mag-install ng drivers. So, ano ba yung mga drivers? Ang mga drivers po, ang mga application na nagra-run ng ating Wi-Fi or ng ating local area network. At ganoon din ang ating graphic card or ang ating video card. And kasunod na rin dyan ang mga Bluetooth, camera. So, ngayon, dahil fresh yung ating Windows 7, kaya install lang natin siya, mapapansin ninyo dito sa ating network adapter, wala siyang driver. Ano? Yan. So, wala pa. Wala pa yung software ng ating local connection. So, hindi tayo magkakaroon ng internet. And, papansin ninyo, itong screen natin, ano? So, hindi siya naka-align ng tama. At, kapag tayo ay mag-personalize, gagawa na talaga natin ng effects, so hindi siya nagkakaroon ng effects katulad ng transparency. So yun yung purpose ng drivers. So ngayon i-install natin yung driver. So meron akong flash drive dito na dito nakalagay ang ating mga application. So pag sinabing drivers, gagamitin natin dyan ay ang driver pack. So, ang gagawin lang natin, i-open lang natin itong driver pack solution. Then, click yes. Kagandahan dito sa driver pack solution, full package na siya. So, magkakasama na lahat dito ng mga drivers at meron din mga applications. Hintayin lang natin mag-scan. And then papansin ninyo may lalabas na dito install and update. So click lang natin ang install and update. Ayan. Sa taas makikita nyo yung install driver and program. So may different kinds of programs na nakalagay dyan sa taas. Pero mag-focus tayo sa pag-install ng drivers. So click lang natin tong install drivers. So i-install na ng driver pack ang software ng ating chipset, ng ating network card Intel, mass storage, others, at saka sound card Realtek. So, gagawin lang natin, click start, and intayin natin matapos ang installation. Ayan. So, class, pag may lumabas na ganitong Windows Security, pili lang natin ay yung don't install this driver kasi hindi siya kilalang installer. Kaya don't lang. Marami pa naman tayong installer dyan, kaya don't worry. Ayan. So, natapos na yung installation ng ating drivers. So, magre-require naman siya ng restart para maging matapos na yung ating installation. So, pag-clinic ko yan, magre-restart na yung computer natin. Hello class. So, natapos na natin i-install ang drivers. So, try natin kung mababago natin yung themes ng ating computer. So, personalize. Dapat meron na ngayon siyang transparency. Yan. So, kita nyo. May transparency na yung themes natin. So, okay na yung ating graphics. So, gumagana rin naman yung ating sounds. Try natin. Yan. Gumagana si sounds. At ganoon din si internet connection. So, pag okay na yun, proceed tayo sa sunod na step.
ang pag-install ng Microsoft Office. So, gagawin lang natin. Open lang natin si Microsoft Installer. Ayan. Ang gamit po natin na installer sa Microsoft is Microsoft Office 2010. Open lang natin yung folder na yan. At hanapin po natin yung setup. Open. And click yes. Ayan. Check lang po natin yung I accept. And then click continue. And install now. Or pwede rin naman na depende rin kung ano lang gusto nyo install. For example, ayaw nyo install si Access, pwede nyo siyang not available. Yan. Yung mga hindi natin kailangan i-install, pwede natin siyang i-not available. SharePoint. So, alisin natin yung mga hindi naman natin kailangan. And then, click install now. Kasi, ang i-install lang naman natin ay si Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, at Microsoft Word. And then, click install now. So, binawasan natin yung mga application na kailangan i-install para mas mabilis siya matapos. So, na tayong ibang gagawin kundi intayin matapos yung installation ng Microsoft Office. So ayan class, tapos na yung installation ng ating Microsoft 2010. So click lang natin yung close. And dapat makikita yung mga application na yan sa desktop. So ganito lang gagawin. Click start. All programs. Sa folder ng Microsoft Office. Click nyo. And then, itutok nyo lang yung ating mouse sa bawat application. Katulad ng ganito. Sa Microsoft Word, right click. Send to desktop. Ayan. So automatic may shortcut na agad tayo. And ganun din ang gagawin natin sa ibang application tulad ng publisher, PowerPoint. Ayan, right click, send to desktop. So nandito na sa desktop yung ating mga Microsoft Office. So after naman ng Microsoft Office, mag-install naman tayo ng antivirus. Ang gamit nating antivirus is Avast. So open lang uli natin yung ating flash drive. Kung saan yung ating mga application nakalagay. So, Avast. And then, open nyo lang itong notepad. Mamaya gagamitin natin yan. Minimize natin. And then, open lang natin yung application. So, enter. Pwede rin open. Click yes. And pipiliin natin dito is old version kasi wala naman tayong internet connection. And install Avast free antivirus. And then click next. Next. Yan. Intayin lang natin matapos yung installation. Ayan. So dahil wala naman tayong internet connection, hindi talaga may install yan. Kaya click OK lang. And then, click Finish. Welcome to Avast. And, ngayon naman, tuturuan ko naman kayo kung paano gawing license yung isang antivirus or yung isang application. So, ito yung license key ng ating Avast. So, gagawin lang natin. Highlight lang natin yan. Scan has been completed. At ika-copy. So, copy natin siya. And, open natin yung Avast. Yan. So, mapapansin nyo dito sa taas, not yet registered. Kaya 30 days lang yung kanyang trial. Dapat, sa assessment, ito ay maging hindi 30 days. Kailangan ipakita nyo sa assessor na na-registered nyo siya.
So, ganito lang gagawin nyo dahil inopen natin ito kaninang Abbas pre-trial serial key. Inopen natin yan. Kinopy natin. Yan yung ilalagay nating serial key para hindi siya maging 30 days lang. Para siya ay maging registered. So, click natin yung registered. Yan. Close nyo lang yan. And, baba natin to. Scroll down. At dito sa offline registration, hanapin nyo yung button ng insert the license key. So, click. At dito nyo ipipaste yung license key natin. And then, click OK. So, mapapansin nyo, nawala na sa taas yung 30 days trial natin. At meron na tayong 6,209 days remaining. So, dapat ipapakita nyo ito sa assessor na nakaregistered na yung ating Abbas. After installation ng Abbas, ang kasunod natin ay ang pag-install ng Ninja Player. So, simple lang to. Ang Ninja Player po natin gamit ay BLC. So, install na natin siya. Open. Yes. And English. Okay. Next. 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 Install. And then click finish. So, dun po natatapos ang ating COC1. So, dapat mapapakita nyo ito sa assessor na ito ang nilalaman ng ating desktop. Nandito ang ating Microsoft 2010. Nandito ang ating BLC Media Player. At ang ating Abbas pre-antivirus na nakaregistered na. So, yun. Tapos na tayo sa COC1.